Magandang araw! Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang Edukasyon sa Pagpapakatao 10, Yugto na Makataong Kilos. Ang kasanayang matututunan mo sa paksang ito ay na ipaliliwanag ang bawat yugto na makataong kilos. At matapos talakayin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahulugan ng makataong kilos. Natutukoy ang dalawang kategorya at mga yugto ng makataong kilos. At nakapagbibigay ng mga opinyon at pagpapahalaga base sa inilatag na sitwasyon. Sa unang bahagi ng ating talakayan ay mayroon tayong sasagutan na gawain. Ang panuto ay basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot. Bibigyan lamang kita ng 10 segundo upang sagutan ang bawat tanong. Ano ang dalawang kategorya na bumubuo sa 12 yugto na makataong kilos ayon kay Santo Tomas de Aquino? A. Isip at kilos loob. B. Intensyon at layunin. C. Paghusga at pagpili. D. Sanhi at bunga. At ang tamang sagot ay isip at kilos loob. Habang naglalakad si Tony sa kahabaan ng Si Raymundo Avenue, ay aksidenteng nakita niya na nalaglag ang isang papel ng ali mula sa notebook nito. Nagmamadaling naglakad si Tony upang pulutin at itago ito. Habang binabaybay niya ang kalsada, si Tony ay napaisip kung aangkinin ba niya ang Social Amelioration Program form para makakuha ng ayuda o hahabulin niya ang ali upang iabot ang nalaglag nitong SAP form. Nasa anong yugto ng makataong kilos si Tony? A. Intensyon ng layunin. B. Nais ng layunin. C. Pagkaunawa sa layunin. D. Praktikal na paghuhusga sa pagpili. At ang tamang sagot ay nais ng layunin. Niyaya ni Mark si Peter na tumambay sila sa labas ng eskinita sa kabila ng banta ng COVID-19. Hindi kaagad nakasagot si Peter dahil pinag-iisipan pa niya kung tama ba ang gagawin niyang kilos kung siya ay sasamang tatambay at kung ano ang posibilidad na mangyayari sakaling siya ay sumama. Anong proseso ng pakikinig ang ginamit ni Peter? A. Isaisip ang mga posibilidad. B. Maghanap ng ibang kaalaman. C. Tignan ang kalooban. D. Mangalap ng patunay. At ang tamang sagot ay isaisip ang mga posibilidad. Lita ay isa sa mga OFWs na nawala ng trabaho dahil sa COVID-19. Nagpasa siyang umuwi na lang ng Pilipinas. Sa kanyang pag-uwi ay baon niyang kakaunting perang kanyang naipon. Dala ng kahirapan, napag-isipan ni Lita na gamitin ng pera upang ipuhunan sa isang online business. Nasa ang yugto ng makataong kilos si Lita? A. Bunga. B. Maghanap ng ibang kaalaman. C. Utos. D. Masusing pagsusuri sa paraan. At ang tamang sagot ay masusing pagsusuri sa paraan. Si Michelle ay isang nurse sa ospital. Batid niya at ng kanyang pamilya na may posibilidad na mahawa at makakahawa siya kapag regular siyang uwi sa kanyang pamilya. Sa puntong ito,
nakapagdesisyon si Michelle na hindi muna umuwi sa kanilang bahay. Ano yuto ang pinapakita dito? A. Pagkakaunawa ng layunin. B. Maghanap na ibang kalaman. C. Paghusga sa paraan. D. Paggamit. At ang tamang sagot ay paggamit. Ngayon naman, balikan natin ang ating napag-aralan sa nagdaang paksa. Sa nakaraang module ay natutuhan mo ang mga sali na nakaaapekto sa pananagutan ng tao. Tignan nga natin kung mayroon ka pang naaalala sa nakaraang talakayan. Ano-ano ang mga salik na nakakaapekto sa makataong kilos? Ibigay ang kahulugan ng bawat salik ayon sa iyong pagkakaunawa. Ngayon naman, tayo nang tumungo sa pagtalakay ng ating paksa na ang pamagat ay yugto na makataong kilos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng makataong kilos? Ang makataong kilos ay ang kilos na ginagawa ng isang tao ng may pagkukusa, kalayaan at kaalaman. Ito rin ay may pananagutan, malayang pagpili at pagkilos ng konsensya. Kaya, huwag nating kaligtaan na sa bawat kilos na ating gagawin, ito ay may karampatang responsibilidad. Kailangan nating maging responsable sa bawat kahihinatnan ng bawat kilos na ating gagawin. Kadalasan, tinatawag itong kilos na niloob. Isang akto ng kusang loob nating isinasagawa at kailangan nating panagutan. Ilan sa mga halimbawa ng makataong kilos ay pagtulong sa kapwa, pagsunod sa batas, pagsunod, pagbibigay galang sa mga nakakatanda, at marami pang iba. Kumuha ko ng ilang halimbawa mula sa naunang gawain upang ating tukuyin kung anong makataong kilos ang isinasaad sa bawat sitwasyon. Habang naglalakad si Tony sa kahabaan ng si Raymundo Avenue, ay aksidenteng nakita niya na nalaglag ang isang papel ng ali mula sa notebook nito. Nagmamadali naglakad si Tony upang pulutin at itago ito. Habang binabaybay niya ang kalsada, si Tony ay napaisip kung aangkinin ba niya ang Social Amelioration Program form para makakuha ng ayuda o hahabulin niya ang ali upang iabot ang nalaglag nitong SAF form. Anong makataong kilos ang isinasaad sa sitwasyon? Bakit? Ipaliwanag. Tama, paggalang sa kapwa at paggalang sa batas. Dahil alam ni Tony na maaaring mangyari o maaaring kahihinatnan niya kung ito man ay kanyang aangkinin o hindi. Niyaya ni Mark si Peter na tumambay sila sa labas ng eskinita sa kabila ng banta ng COVID-19. Hindi kaagad nakasagot si Peter dahil pinag-iisipan pa niya kung tama ba ang gagawin niyang kilos, kung siya ay sasamang tatambay at kung ano ang posibilidad na mangyayari sakaling siya ay sumama. Anong makataong kilos ang isinasaad sa sitwasyon? Bakit? Ipaliwanag. Tama, paggalang sa batas. Dahil iniisip na ni Peter kagad kung ano ang posibilidad na mangyari kung sasawayin na ang batas. Si Michelle ay isang nurse hospital. Batid niya at ng kanyang pamilya na may posibilidad na mahawa at makakahawa siya kapag regular siyang uuwi sa kanyang pamilya. Sa puntong ito,
nakapagdesisyon si Michelle na hindi muna umuwi sa kanilang bahay. Anong makataong kilos ang isinasaad sa sitwasyon? Bakit? Ipaliwanag. Tama. Pagmamahal sa pamilya. Sapagkat ayaw ni Michelle na mahawa o makakahawa pa siya kapag regular siyang uwi sa kanyang pamilya. Ngayon naman, ating tuklasin ang mga yuto na makataong kilos. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang makataong kilos ay may 12 yuto. Nahati ito sa 2 kategorya, ang isip at kilos loob. Kung ang isang tao ay nagsasagawa ng madali ang pagpapasya, hindi siya nagiging mapanagutan. Bagkus, nagiging pabaya siya sa anumang kalalabasan nito. Ngunit, kung daraan siya sa mga yugtong ito, tiyak na magiging mabuti ang kalalabasan ng kanyang isasagawang kilos. Narito ang 12 yugto na makataong kilos. Sa hanay ng isip ay ang mga sumusunod. Pagkaunawa sa layunin, paghusga sa nais makamtan, masusing pagsusuri ng paraan, praktikal na paghuhusga sa pinili, utos, at pangkaisipang kakayahan ng layunin. Sa hanay naman ng kilos loob ay ang mga sumusunod. Nais ng layunin, intensyon ng layunin, paghuhusga sa paraan, pagpili, paggamit, at bunga. Paano gagamitin ang mga yugtong ito? Narito ang isang halimbawa. Gamit ang chart sa itaas, subukan mong tukuyin kung anong yugto ng makataong kilos ang isinasaad sa bawat sitwasyon. Nalalapit na ang pasukan at bago na ang sistema ng pagtuturo ng mga guro dahil sa dulot ng pandemya. Dahil dito, ang karaniwan ay kailangan ng internet at gadget upang may magamit sa pag-aaral at komunikasyon. Nais ni Mang Ruben ay bili ng laptop ang kanyang anak upang may magamit sa online na klase. Ngunit, ang tinatago niyang pera ay nakalaan para sa puhunan ng nais niyang negosyo. Tama, ito ay tumutukoy sa pagkaunawa sa layunin. Dahil, nauunawaan niya ang kailangan ng kanyang anak sa darating na pasukan. Si Mang Ruben ay nag-isip ng paraang kumita ng ekstrang pera upang makabili ng laptop. Tama, ito ay tumutukoy sa nais ng layunin. Sa kagustuhang maibili ng laptop ang kanyang anak, kagad siyang nag-isip ng paraan upang kumita ng pera. Ang nais ng kanyang kalooban ay mabilhan ng laptop ang kanyang anak. Tama, ito ay tumutukoy sa paghuhusga sa nais makamtan. Ito ang nais ng kanyang kalooban. Ang magkaroon ng laptop ang kanyang anak. Gusto ni Mang Ruben na makabili ng laptop para may magamit ang anak. Sa puntong ito, nahati ang kanyang desisyon na kung bibili ba siya ng laptop o hindi muna. Pinag-iisipan din niya kung bibilihin ba niya ang laptop ng installment or cash. Kung bibilihin niya ng installment ang laptop, maaring may magamit pa siyang puhunan sa kanyang sisimulang negosyo. At kung cash naman, wala nang matitirang pera para sa nais niyang negosyo, pero wala siyang iintindihin buwa ng hulog. Pinag-iisipan ni Mang Ruben kung ano ang mas nakakabuti. Tama, ito ay tumutukoy sa intensyon ng layunin. Pinag-iisipan na niya ngayon ang iba't ibang paraan upang mabili niya ang laptop. Bibilhin ba niya ng cash o installment ito? Kailangan balansihin o budgetin mabuti ni Mang Ruben ang kanilang pera upang makabili na siya ng laptop. Tama, ito ay tumutukoy sa masusing pagsusuri ng paraan.
Ang masusing paraan na kanyang gagawin ay nagpapatuloy at ang pagsang-ayon niya sa mga nasabing pagpipilian. Nais ni Mang Ruben ay bili ng laptop ang kanyang anak upang may magamit sa online na klase. Sa putong ito, dapat na pag-aralan na ng mabuti ang kanyang desisyon dahil kailangan na niyang pumili. Tama, ito ay tumutukoy sa paghuhusga sa paraan. Sa puntong ito ay huhusgahan na niya kung alin ang pinakamabuti, ang pagbabayad ba ng kabuuang halaga o ang pagbabayad ng paunti-unti. Pagkatapos, huhusgahan na niya kung ano na kamabuti sa lahat. Mas pinili ni Mang Ruben ang installment upang may magamit pa siyang konting perang pampuhunan sa kanyang naiisip na negosyo. Naisip niya na maari pa niya itong mapalago at sa panahon may pandemya, mas nakakabuti pa rin yung may pumapasok na pera kaysa ubos biyaya. Tama, ito ay tumutukoy sa praktikal na paghuhusga sa pinili. Ang isip ay kasalukuyang pumipili ng pinakamabuting paraan. Panatag si Mang Ruben na tama ang kanyang napiling desisyon dahil alam niya na may pagkukuhanan naman siyang pera para sa buwan ng hulog. Tama, ito ay tumutukoy sa pagpili. Dito ay pumapasok na ang malayang pagpapasya na kung saan ang kanyang isip ay naguutos na bilhin ang nasabing laptop ng installment. Matapos niya itong bilhin, masayang inabot ni Mang Ruben sa kanyang anak ang nabiling laptop. Kagad namang itong ginamit ng kanyang anak. Tama, ito ay tumutukoy sa utos. Sa puntong ito, nauunawaan niya rito kung angkop ba ang kanyang isinagawang kilos. Tama, ito ay tumutukoy sa paggamit. Dito ay nauunawaan niya na tama ang kanyang ginawang kilos at pasya. Ngayon ay labis ang kanyang kaligayahan na napasaya niya ang kanyang anak. Tama, ito ay tumutukoy sa pangkaisipang kakayahan ng layunin. Ikinatuwa ni Mang Ruben na nabili na niya ng laptop ang kanyang anak. May magagamit na ito sa darating na pasukan. Mayroon din siyang munting negosyo. Tama, ito ay tumutukoy sa bunga. Ito na ang resulta ng kanyang pinili. Maaaring hindi tayo palaging may kamalayan sa mga yugtong ito o sa pagkakasunod-sunod nito. Ngunit, mahalaga na malaman mo ang bawat yugto upang maging gabay sa bawat kilos sa araw-araw na pamumuhay. Sa katunayan, ang moral na kilos ay nagtatapos na sa ikwalong yugto, ang pagpili. Kung kaya't kailangan ng masusing pagninilay bago isagawa ang pagpili. Hindi ito madali, dahil kailangan mo itong pag-aralang mabuti at timbangin ang bawat panig ng mga bagay-bagay upang makita kung alin ang mas makabubuti dahil dito nakasalalay ang anumang maaaring kahihinatnan nito. Para sa huling bahagi, iyong sagutan ang huling katanungan para sa paksang ito. Bibigyan lamang kita ng 10 segundo upang sagutan ito. Sa iyong palagay, bakit mahalagang malaman mo ang mga yugto na makataong kilos? Salamat sa iyong pakikinig. Naway marami kang natutunan. Hanggang sa muli.